ang latest sa mundo ng movies and entertainment. Ang pelikula ni Direk Louie Ignacio na Area ang naging closing film ng Q Cinema International Film Festival 2016. Ang naturang event na rin sa Q Cinema ang naging kauna-unahang Philippine premiere ng Area since hindi pa naman ito na ipalalabas sa mga sinihan. Magmula nang manalo ito ng Special Jury Prize sa Kazakhstan. Ang iba pa mga detalye sa report na ito. Ang pelikula ni Direk Louie Ignacio na Area ang naging closing film ng Q Cinema International Film Festival 2016. Dumalo ang buong cast ng pelikula na pinangungunahan ni Idolis Alas at Alan Dizon, kasama ang kanilang direktor na si Louie Ignacio. Ang naturang event na rin sa Q Cinema ang naging kauna-unahang Philippine premiere ng Area since hindi pa naman ito na ipalalabas sa mga sinihan magmula nang manalo ito ng Special Jury Prize sa 12th Eurasia International Film Festival na ginanap sa Kazakhstan noong September 30. Matagal ng dream role ng comedy concert queen ang role niya sa pelikula, kahit laking pasasalamat niya sa BG Production International na ibinigay sa kanya ang role ni Hillary. Masaya kasi, 'di ba, na-recognize kasi ibang bansa. It's a very fulfilling pakiramdam kasi na-appreciate nila yung film natin. Siyempre, ganun, masaya ako kasi mabuhay ang pelikulang Pilipino. Kasama rin sa Area ang anak ni Ai na si Sancho de las Alas at aminado ang aktres na umiral ang pagka-stage mom niya sa anak. Kasi anak ko siya. At saka parang hindi naman siya baguhan. In fairness, marunong naman siya umarte talaga dito sa Area. Nagpapasalamat naman si Sancho na pinagkatiwalaan siya ng BG Production na gampanan ang isa sa mahalagang papel sa istorya ng Area. Pressure din sa kanya ang makasama sa trabaho ang kanyang sariling ina. Very excited kasi kahit ako first time ko siyang mapapanood tonight. Sobrang nakaka-proud na nanalo ang Area ng Special Jury Award sa Kazakhstan, kaya parang mas nakaka-excite palalo mapanood ang Area. Tubong Pampanga ang isa sa mga lead cast nito na si Alan Dizon. Doon din siya lumaki at nanatili, kaya't gamay na niya ang pangyayari sa pelikula. Maging ang pagsalita ng Kapampangan na major dialect sa naturang pelikula. Kung taga Pampanga ka, alam na alam mo kung anong ginagawa sa Area. Pero kung hindi ka taga Pampanga, mag-iisip ka kung ano yung Area. So mako-curious ka, so pupunta ka doon. So doon mo maalaman kung ano yung ibig sabihin ng Area. Tungkol naman doon sa mga dialogue ng Kapampangan kasi doon yung ano eh, doon yung Area. So para maging realistic with Direk Louie Ignacio and ng writer namin si Sir Robbie, ginawa niyang more on Kapampangan talaga. Exciting din ang pagpasok ng karakter ni Rain Gutierrez sa pelikula na gumaganap sa isang mahalagang papel sa buhay ni Hillary. First, I was really scared because I know she's an actor from one of the channel here in the Philippines. Since this is one of my first indie, I was really excited, so I wanted to really give my best. So the feeling was really, really hard for me in the first place to get comfortable because they are all big actor. Everyone have experience. Hiling ng mga cast nito na magustuhan ng Pinoy audience ang pelikula, katulad ng pag-appreciate dito ng mga taga-Russia noong ipalabas ito sa 12th Eurasia International Film Festival. Gayun din si Barbie Forteza na nakatrabaho ni Direk Louie sa pelikulang Laut. Sobrang lagi namin siyang pinag-uusapan kasi hindi lang si Direk Louie yung katrabaho ko ngayon, pati si Miss Ai herself. Kaya sobrang excited ako for this kasi talagang kilala naman natin si Miss Ai as comedy queen, di ba? Pero dito, ibang-iba. Ibang-ibang Ai de las Alas ang makikita natin. Ipalalabas ng Area sa mga sinihan nationwide simula sa November 9. Okay, doon lang kaya.